Hi guys, good morning. Welcome to Florence Delife YouTube channel. Special lang ating lulutuin ngayon. Hindi ito recipe, kundi first time na magluto ng congee. So ito yung prolonged congee. So niluluto siya ng 2 hours. Masakit kasi ang tiyan. This congee is good for heartache. Kung halimbawa may tummy ache ka o kaya nagtatae ka, may diarrhea ka, dapat congee ang kakainin mo. Kaya magluluto tayo ngayon. Paano? Ayan, yun ngayon ang ituturo ko ngayon na nalulutuin. Okay. Naghanda ako ng isang scoop. So yung isang scoop na rice, eto nahugasan ko na siya. So hinugas-hugasan ko na siya, tinanggal ko yung tubig. Tapos mamaya ang gagawin, maghanda tayo ng strip ginger. So eto yung strip ginger, tapos naghanda na rin ako ng pork belly o kahit na anong klase ng meat. Itong meat na to, ito na siya. I-slice natin siya ng pino. Kaya ganito ang pag-slice ng pino. So, ito lang ang kailangan, guys. So, kailangan lang natin ng rice, kailangan din natin ng asin, ginger, saka wine. Kailangan din ng wine pala. Slicing ko lang itong karne muna. Bago natin. Tapos, ito yung paglulutuan ko kasi ang isang scoop na ganito magiging 8 na cups na tubig din. So, times 8 ang niluluto natin. Hanggang sa maluto na yon. Ang congee kasi, pagkain ito ng mga walang ngipin. Ay, hindi pala. Pagkain ng masakit. Ng may sakit. Yan. Kaya, doon sa Pilipinas, kung may sakit yung anak natin, kung nagtatae siya o hindi siya makakain, pakainin natin ng soft food. Ano yung mga soft food na yun? Yan, pwede na natin pakainin ng lugaw, arroz caldo, mga ganun. Okay. So I think marami na to. Konti lang. Yan. So ilagay natin dito. Ito, lalagyan natin ng asin. Dahil ganito lang siya, lagyan natin siya ng konting salt. So, salt. Oh, kalahati. Kalahating kulang pa yun. Ayaw kasi ni amo ng sobrang maalat. Kaya, huwag natin siyang alatan. Okay, mag-start na tayo kung paano. Yan. Itong wine, ihalo-halo na natin dito sa rice. So, maglagay din tayo ng kalahati. Yan. So, nilagyan ko siya ng Chinese wine. Kalahati. Tapos, konting asin. Ayan. Konti lang. Halu-haluin din natin. Ayan. Mabango. Mabango yung rice na nahaluan natin ng ganyan. Ngayon, pag mainit na ito, sasainin natin, maghanda na rin ako ng tubig. So, 8 tubig na ganito. 8 scoop. So, saan ko ilalagay? Wait lang nga, magtakal ako ng 8 na ganito. Okay, so bibilangin natin, guys, ha? 1, 2, 3, 4, 5,
6. Ayan. 6 muna. Okay, so nilagyan na natin siya ng oil. Tapos, gamit tayo ng pang... Ito. Pero hindi. Gamitin natin yung pag, pag mag-biscuit na tayo. Okay, ilagay na natin itong sliced ginger. Itong rice. Okay, pwede na natin lagay. Yan, parang nag-fry lang tayo na ito na sinaing. Diba? Pero, in fairness, ang bango yung asin saka yung pan niya. Yung alak na nilagay. Pag magbago na yung kulay niya, pag magbago na yung kulay nito, pwede na natin ilagay yung tubig. Diba? Dati puti siya. Ayan, nagbabago yung kulay niya. Saka, ang konji, laging hinahalo natin. Hinahalo. Pwede na natin siyang ilagay. So, gagamitin ko to, itong anim na to. Matanggal yung mga kanin niya dito, mga rice niya. Ayan. So, ilagay natin ito lahat. So, ganun yan. Halu-haluin. Tapos, ito kanina, minarinate lang natin siya ng ano, asin. Pag kumulo na itong tubig, pwede na natin siyang ilagay. Okay, takpan muna natin siya hanggang pag kumulo na, pwede nang ilagay ito karne niya. May sakit kasi yung amo namin na nag-uopisina. Kaya pala, iba yung pakiramdam na kaninang umaga. So, 2 oras ang congee. Imagine yun. Di mag-aalas 12 na ngayon, mamayang ano, kakain na siya ng 2. Bago 2. Pero, depende siguro. Kasi, ang congee, pwede din naman kainin basta naging ano na siya eh. Naging, ano bang tawag doon? Naging mapino na siya. Diba? Pag binal natin ng matagal, gaya ng rice. Ang rice, pag nagluto tayo ng kanin, 45 minutes lang siya. Yan, yung 45 minutes na yon kanin na. Dito, yung pan naman ito, congee. Ito lang yung isa sa mga natin. Pwede na rin siguro ano, ilagay din. Pag once na nag-boil na siya, iba ang style dito sa Hong Kong, iba din ang style doon sa Pilipinas. Sa atin naman, di ba, ang karne ang hinigisa natin, hindi yung rice. Eh dito, baliktad. Yung rice ang inuunang, ano,
ilalagay doon sa may mantika. Kaya baliktad, di ba? Kung bago tayo na nakakakita nito, oh, bakit baliktad? Maaari sabihin natin. Pero ganito talaga yung style dito sa Hong Kong. Kaya don't mind. Isipin natin, napagluto natin sila. Yan, matulungan ko yung mga baguhan na hindi pa marunong magluto. Diyan, mga mamis na gustong ipagluto ang kanilang mga anak. I'm sure gagawin ko to pag uwi ko, pag nasa Pinas na ako, gagawin ko din ito. Pagluto ko yung anak ko. Pero hindi ganitong style. Ang style ko naman, kami talaga yung igigisa ko. Pero dito, iba. Yan. So, kumukulo na itong tubig niya. Kaya pwede na natin siyang itagay yung final. Tapos, ipapakita ko na lang yung outcome pag naluto na. Yan, pipicturan ko na lang pag naluto na yung ating congee. So, prolonged congee tawag dito. Kasi, yung congee, iluluto natin ng mahaba, matagal na oras. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana nagustuhan nyo ang ating recipe ngayon o ang ating congee na special na niluto sa ngayon sa araw na to. Okay? Sa mga baguhan po, welcome sa inyo and don't forget to share, like, at mag-subscribe. Okay, bye!